pa ako tinititigan dyan, para kang nakita ng alien. Alien? Kasi nga naninibago lang ako sa'yo. Eh, bagay naman pala sa'yo ganyan nakaayos eh. Bakit dati? Gulo ba ako, ha? Alam mo, napaka-pilosopo mo. Sinasabi ko lang na gusto ko lagi ka nakaganyan. O nga pala, ano palang pinagkaabalan mo? Sobrang tagal din nating hindi nag-hangout. Ikaw nga tong busy. Busy sa love life. Eh, kumusta na pala kayo ni Ariana? Jawa mo na. Niligawan ko pa lang, syempre. Eh, Monica, kahit naman na may niligawan ako, ikaw pa rin ang best friend ko. Best friend? Best friend. Magpapatulong lang sana magbuhat ang bigat team. Ah, sige. Monica, tulungan ko lang si Ariana saglit. Sige. Thank you. Kasi naghahanap kami ng muse for varsity team. Naisip ko baka pwedeng ikaw na lang maging muse namin. Tama. Diba? Oo. Oh. Ako? Seryoso kayo? Oo. Oh. Oo naman. Di namin alam kung anong ginawa mo at biglang gumanda ka ng ganyan. Pero we like it, diba? Mm. Tsaka may isang offer din ako sa'yo eh. Baka pwedeng maging girlfriend na din kita. Oo! Oh. Teka lang ah, I need space. Kasi para kasi kayong mga langaw eh. Anong meron dito bro? Wala bro, kinakausap na namin si Monica. Ah, so narinig yung sinabi niya. Kailangan daw niya ng space. Pare, kailangan natin ng muse sa varsity team. Pwede si Monica doon. Oh, sinabi mo rin kayong gusto mo kong maging girlfriend, no? Bakit hindi? Monica, sumabay ka na sa amin umuwi ni Ariana. What? Monica, next time umiwas ka sa mga ganun. Ano ba problem mo, ha, Yoshi? I mean, they were just being friendly to her. Oo nga naman, Yoshi. Hindi naman nila ako binastos eh. Tsaka hindi mo na sana sila inaway. Akala mo lang yun. Kilala ko yung mga ganung klase. Iba yung gusto nun sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ko protektahan yung sarili ko. Pero, salamat sa malasakit mo. Best day ever! Parang napansin nila akong lahat bigla. Yung mga taong dinaandaan na lang ako dati, nag-hello na sa akin ngayon. Naging mabait sila lahat sa akin. Talaga? Oo! At si Yoshi, OMG! Sa tinagal-tagal namin magkaibigan, ngayon lang niya ako natingnan ng ganun. At nung may nagpapakit sa akin, naku, bigla siyang nag-beast mode. Alam mo, kung hindi lang niya nililigawan si Ariana, baka nag-feeling na naman ako. Iisipin ko na naman na nagsaselo siya. Uy, tahimik ka dyan. Di ka ba masaya para sa akin? Siyempre masaya ako para sa'yo. Alam mo, hindi mo naman kasi talaga kailangan mag-wish para gumanda ka. Kasi alam mo, Monica, maganda ka naman talaga eh. Hindi lang sa panlabas, pati sa panloob. Sabi ko na nga, ma'am, may magic yung ManiKEN eh! Joboy, ano ba pinagsasabi mo? Inaayos ko lang yung damit ng ManiKEN na to. Ah, ganun na. Aray! Ate, umaming ka na. Siya naman yung ManiKEN natin eh. Joboy, oo ako yung ManiKEN, pero okay lang ba sa atin lang to? Kasi ang hirap kasing explain sa mga tao yung kalagayan ko eh. Bakit? Dahil may magic ka? Tsaka ikaw din yung nagtupad ng wish ni ate na maging maganda yung mukha niya? Joboy, hindi! Eh, narinig ko kanini! Sabi mo po na hindi niya na kailangan ng wish para maging maganda yung mukha niya. Eh, ibig sabihin, nagtutupad ka nga ng mga wish! Eh, kuya, please! Meron lang akong isang wish. Promise, hindi kita isusubong kahit kanino. Joboy! Joboy, sorry pero hindi kasi talaga ako nagtutupad ng wish eh. Katulad mo lang din akong tao. Nag-wish ako na akala ko makakabuti sa akin pero yung pala, hindi siya nakabuti sa akin. Kaya ito, naging ganito ako. Ha? Ibig sabihin, meron pa lang nagtutupad ng ibang wish? Ano? Genie ba? Angel? O wizard? Joboy, huwag mo nang alamin kung sino. Basta mag-promise ka sa akin, ha? Huwag na huwag kang mag-wish ng malakas. Para hindi ka magaya ni Ken. Bakit kaya ayaw ni ate na mag-wish ako ng malakas? Siguro natatakot siya na magkatotoo.
Siguro nandito lang sa mga tabi-tabi yung mga nagbibigay ng wish dyan. Yoo! Sa mga nagbibigay ng mga wish dyan, mayroon akong wish. Ang wish ko, magkaroon ng sarili kong cellphone, tsaka tablet, at computer. Walang ipik. Bakit ganun? Siguro naman yata hindi yung totoo. Ay! Alam ko na! Sa mga nagbibigay ng wish dyan, bakit di nyo pa ibigay yung wish ko? Yun lang? Hindi nyo mabigay sa akin? Loser ka pala eh! Sino kayo? Nasaan ako? Ako si Tailor Master. At ako si Kibuo. Kayo ba yung mga nagbibigay ng mga wish na sinabi ni Kuya ManiKEN? Correct. At narinig namin lahat ng sinigaw mo kanina. Lahat. Pati pag-insulto mo kay Tailor Master, narinig namin. Ha? Ano pang i-insulto? Sabi mo kanina, hindi ko kayang ibigay yung mga hinihiling mo. At loser ako. Huy! Joke lang po yun! Siyempre naman po, hindi po yung totoo. Ang mga salita ay masyado makapangyarihan, bubuit. Kaya dapat lang ibigay sa'yo ang nararapat. Wait lang, boss. Arbor ko na to. May pa-arbor-arbor ka pang nalalaman. Ah! Iniisip ko yung reaction ko kay Yoshi. Alam kong mali, pero maasa pa rin ako na magkakaroon ng Yonika tandem. Kahit na alam kong may nililigawan ng iba yung tao. Kaya ikaw, Monica, huwag ka na umasa. Tigilan mo na yan. Sarap mangarap, no? Kung kasama mo yung taong gusto mo, yung taong mahal mo, naglalakad kayo, nagkukwentuhan ng walang kwenta. Kasi alam mo, yung mga walang kwentang bagay, minsan yung pa yung nakakatuwa. Pero alam ko rin, kung ano yung pakiramdam. Kung wala nagmamahal sa'yo. Kung walang may gusto sa'yo. Pero alam mo kung ano yung pinakamasakit. Yung nakuha mo na lahat ng gusto mo. Tapos nawala na lang lahat. Kaya ikaw, maging masaya ka sa lahat ng meron ka. No! Ang daming gadgets! Yay! Ang dami nila, ang lalakad pa nila, oh! Yes! Saba, saan galing yung mga yan? Ang dami niya na. Saglit, ang ibig sabihin ba nito, Joboy, nagkausap kayo ni Tailor Master? Galing ba ang mga yun sa sumumpa kay Ken? Hindi mo pwedeng gamitin yan. Gagawa tayo ng paraan para ibalik yung mga yan sa kanya. Ayoko po! Ako ang ate mo, Joboy, kaya ako ang masusunod. Ako po, ang bunso! O ano, kung bunso ka? Wala po, sinasabi ko lang. Basta po ate, binigay po ito lahat sa akin. Kaya po, hindi niya na po ako mapipilit na ibalik tong lahat. Akin na yan, Joboy. Joboy, bigyan mo na sa akin! Saan lang may kagagawa nito eh? Tailor Master! Alam ko kung anong plano mo kay Joboy. Wala ka bang awa? Bata yun. Siyempre mahirapan yung tumanggi sa mga regalo mo. Tapos ano kapalit nun? Magiging ManiKEN siya? Katulad ko? At bakit hindi? Buti pa ang ManiKEN, hindi sila tulad ng tao, Ken. Hindi sila kumakamkam ng mga bagay na hindi sa kanila. Kung ang mundo ay mapupuno ng ManiKEN, wala nang away, wala nang paghihirap, wala nang masasaktan, wala nang gera. Ang mundo ay magiging perpekto. Yun ang plano mo? Ang maging ManiKEN ng lahat ng tao? Hindi. Doon lang sa mga taong katulad mo na mahilig sa instant. Yung mga hindi naghihirap para makuha ang gusto nila. Kung pumayag si Tailor Master na buwiin yung mga regalo niya kay Joboy, tapos ang problema, eh kaya lang hindi. Kaya gagawa ako ng paraan para ilay yung mga gamit na yan sa kapatid ko. Ano po ginagawa niyo dito? Bakit yung kinukuha yung mga gadgets ko? Shhh, Joboy, para rin to sa'yo. Pwede mo ikapahamak ang mga regalo sa'yo ng Tailor Master. Paano niyo po nasigurado? Hindi naman po ako katulad ng kaibigan niya eh. Ay, aga-aga. Para kayong mga aso pusa. Ay! Sino to? Ay! Sino kasi mo? Ano ginagawa mo din sa bahay namin? Sinit lang mo.
sikat! Nay! Hello, Master. Totoo po ba? Paparusahin niyo po si Joboy kung pinag-iabag niya ang mga binigay niyo? Alam mo, Kindi. Lumalabas ang tunay na ugali ng mga tao kapag nakakatanggap sila ng regalo mula sa akin. At hindi ko pwedeng palampasin yun kung ginamit nila yung regalo ko sa maling paraan. Kaya kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Pero po, masyado pa po siyang bata para matutunan ang leksyon niya. Hindi ba yun ang mas maganda? Habang bata, maituwid ko ang balikong ugali niya? Baka pwede ko po siyang tulungan para makita niya kung ano ang tama, Tailor Master. Sa tingin mo ba, paniniwalaan ka niya? Opo naman. Matagal niyo na po ako tinuturuan. Sige na po. Hindi talaga ako mapalagay. Anak, nandito lang yan eh. Nay, hindi kasi ordinaryong gamit yung tinuturo niyo. Tao po yan. Taong naging kaibigan ko na rin po. At kailangan niyo po yung tulong natin. Oh, sige, sige, sige. Papayag ako na dumito muna siya. Sa ngayon, ha? Pero itong mga gamit na binigay kay Joboy nung Tailor Master na yun, hindi ako makakapayag na manatili yan dito. Eh na, hindi ko pa nga po nalalaro yun eh. Pwes, hindi mo na malalaro to. Monica, Monica. Kaya nyo pa. Ikaw ha, pinag-iintay mo. Ha? Para saan? Para sa sagot. Kung pwede ka ba maging muse ng varsity team, tsaka maging girlfriend ko din. Hep, ako ang magsasabi sa'yo na hindi ka makakatanggap ng insta sagot sa dalawang tanong mo. Oh, sige na, dito lang sa pag-muse. Oh. Ano, okay ka ba doon? Napapayag ka na pala ni Dwight maging muse sa team namin. So, pumayag ka rin ba maging girlfriend niya? Siyempre hindi. Pwede ba yung ganun-ganun na lang? Wala mo lang ligaw na nangyayari? Good. Pero alam mo, naniniwala ako sa ligaw. Kasi kapag gusto mo isang babae, paghihirapan mo yung sagot niya para sa'yo. Pero may chance ba si Dwight sa'yo? I'm asking you as a friend ah. Kasi friend kita. Friend ko rin siya. Gusto kong maging masaya ko yung dalawa. Gusto mo malaman kung anong magpapasaya sa'kin? Sasaya ako kapag matapos natin ang experiment natin. Ba't ang weird mo ngayon? Ako? Weird? Hindi kayo. Halika, maglaro tayo, ha? Kalaan nyo lang, kayo lang meron. Bakit ganun? Hindi ko magalaw yung paa ko. Pinapunta ka ba dito ni Tailor Master? Para saan ako? Gagamitin mo kasi yung regalo ni Tailor Master para magyabang. Eh, tuloy, naging manikin yung paa mo. Magiging manikin din ako? Oo, pag itutuloy mo yung gagawin mo. Ibig sabihin, matutulad din ako kay Kieron? Oo, kaya na nga sinasabihan ng akit eh. Tsaka hindi maganda sa bato yung puro gadget. Oh, gusto mo pa ba yan? Siyempre, hindi na. Babalik ko na yung mga regalo na binigay ni Tailor Master. Oh. Oh, good choice. Oh, ngayon, pwede na ba ako maglakad? Thank you. Kaibigan ko lang si Monica. Concerned ako sa kanya. Yun lang. I can tell eh. Baga na yung feelings mo para sa kanya. Sisisi ka na, ano? Na niligawan mo ako. Ariana, no. Plot twist. Dati, akala natin may forever na yung si Yoshi at Ariana. Pero mukhang may hope ka pa, girl. Yung mga gamit na binigay sa'yo ni Tailor Master biglang nawala. Kinuha mo, no? Ha? Hindi po, kuya. Siguro po kung bakit po nawala yung lahat kasi po, tinanggihan ko yung mga binigay sa akin na regalo ni Tailor Master. Talaga ba? Nak, ang ibig sabihin lang nun, hindi na kailangang mag-alala si nanay na bukas, makalawa, paparusahan ka niya. Tinanggihan mo yung mga bigay niya kaya wala nang effect sa'yo yung mga powers niya. Pero good anak, tulad ng sinasabi ni nanay, di ba? Na dapat, pag may gusto kang makuha, dapat pinaghihirapan. Opo, Nay. Nay! Nasaan si Ken?